Ang video na po ito ay para sa step-by-step guide ng pagtatanim ng talong para ito ay mataba, malago, mamulaklak ng marami at mamunga ng marami. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, click nyo naman po ng subscribe button. Paki-follow nyo na rin po ako sa Facebook. Nandito po ako sa Canada, pero ako po ay mayroong small farming business dyan sa Pilipinas. So, natapos na kayong magplano. Next step naman po ay gagawin nyo na yung plano ninyo. So, syempre, ang unang gagawin ay ipapaclear nyo yung area. Kung maraming damo, tatanggalin yung damo. Kung clear na yung area ng pagtataniman nyo, ang next step po ay ipapatractor na ninyo. So, kami po, pinatractor ko yung lupa na pinataniman namin ng talong. Pwede kayong magpatractor or hand tractor or kaya yung mano-mano pa rin na pag-aararo ng kalabaw sa lupa. After po naming mabungkal yung lupa, iiwan po yan ng at least 1 week. Yung iba, 1 month daw. Para po ay makahinga naman yung lupa na binungkal. Tapos malantay yung mga damo dyan, kung may mga damo dyan. Tapos ma-sterilize na rin ng araw yung lupa para kung may mga fungus man dyan or bacteria or viruses, masisikatan siya ng araw ng 1 week or up to 1 month at ma-sterilize yung lupa. Maiiwasan natin magkasakit yung mga tanim natin. Tapos mas magiging buhaghag yun kasi halimbawa kung maulanan. Pero ang problema lang naman po pag 1 month yung iniwan yung binungkal yung lupa ay pwede ding tendency na tumubo namang mga damo. So after na pagkabungkal namin, pinagawa na siya namin ng garden bed. Tapos kung mayroon naman po kayong budget bago nyo pagawa ng garden bed, ay pwede nyo ring pabungkal uli yung lupa para yung mas pinuhin talaga yung lupa. Gumamit kami ng plastic mulching. And ang size ng garden bed ay 1.2 meter. Tapos yung pagitan po ng between one garden bed hanggang sa sunod na garden bed ay 1 meter. Para may malawak-lawak na daanan yung mga magtatrabaho doon sa talungan. Tapos hindi masyadong malapit yung mga talong sa isa't isa. Kasi pag wala ng space yung talong, wala ng hangin na pumapasok doon, mas pwedeng pagbahayan ng insekto yung mga talong ninyo. To mahihirapan kayong isprayan sa ilalim. Kasi pag nag-i-spray, kailangan din ng isprayan sa ilalim yan para talagang abot yung mga insekto. So yung garden bed naman po, depende. Pag halimbawa yung lugar na pagtataniman nyo ay masyadong bahain, medyo taasan nyo po ng konti yung garden bed nyo para hindi talaga maabot ng baha. Tapos kung hindi naman bahain, pag tinaasan nyo yan masyado, ang tendency mabilis magda-dry. Pagkatapos nyo pong gawa ng garden bed, ay pwede na siyang lagyan ng basal na organic matters. Kami po ay gumamit kami ng ipot ng manok na hinaluan ng mga organic matters tulad ng apa ng palay, tapos coco peat, ganyan, or kaya kung meron kayong vermicompost. Medyo may kamahalan po kasi ang vermicompost, pero napakaganda po niyang gamitin na lagay sa ibabaw ng inyong garden bed. Kung nalagyan nyo na ng organic matter, pwede nyo na siyang isprayin ng fungicide, insecticide. Ang una sa gabi, i-sprayin namin ng fungicide, tapos kinaumagahan, i-sprayin namin ng insecticide bago namin lagyan ng drip irrigation. So, pwede nyo nang ilagay yung drip tape doon sa ibabaw ng garden bed bago nyo ilagay yung plastic mulching. Depende naman po sa klase ng drip irrigation na gagawin ninyo. Pwede namang sa ilalim ng plastic mulch. Meron naman akong nakikita na yung ibang pina-follow ko na farmer dyan sa Pilipinas, yung ano nila, hose ng kanilang drip irrigation ay nasa ibabaw ng plastic mulch. Ang paglalagay po ng plastic mulch, kailangan medyo higpitan nyo yung paglalagay ng plastic mulch. Kailangan po hilain nyo yung plastic mulch ng maayos, higpitan ninyo para hindi siya masyadong maluwang. Tapos yung plastic mulch, kailangan nyo ipitin ng clip. Gumagawa kami ng clip galing sa kawayan. Yun ang ipinang-iipit namin para hindi siya lilipad ng hangin. Kasi ginawa namin, nilagyan namin siya ng lupa doon sa side, diba? Tinatakpan ng lupa doon sa side ng plastic mulch. Pero nung umulan ng umulan, na-wash out yung lupa, na-expose din yung mga side ng plastic mulch, yung nangyari, pag hinahangin, naihahangin din yung plastic mulch. So, nasisira pa yung mga pananim, nabubunot yung iba kasi nga nadadala ng plastic mulch. So, kailangan may clip talaga yung plastic mulch. Kasi kami, magka-crop rotation kami. So, doon na lang kami uli magtatanim. At least, secure pa yung plastic mulch. Hindi siya linilipad ng hangin.
Kung wala naman po kayong plastic mulch at gusto nyong maglagay ng mulching, pwede rin po kayong gumamit ng dayami. Ang problema nga lang doon, may tendency pa rin natutubo yung mga damo doon. So pagkatapos nyo pong malagyan ng plastic mulch, bubutasan nyo na yung plastic mulch. Gaano ba ang distansya? Heel to heel, 75 cm, 50 to 75 cm yung pwede nyong gamitin. Tapos yung row to row naman, 100 cm, yun yung advisable na sukat ng talong. Medyo sasabihin nyo, parang ang ano naman, ang lalayo, ang distansya naman ng talong. Parang sayang nung space, di ba, may maitatanim pa kayo na talong in between doon na pwede pang mamunga. Ang dapat po kasi, ganyan ang spacing, kasi pag masyado nyong iniksian yung spacing ng talong, malalaki yung talong, tataas siya, may tendency nga sang tumaas ng 5 feet yung talong, tapos syempre yung mga branches niya. Pag masyadong maikli yung distansya nila at magkalalapit sa isa't isa, mag-aagawan na siya ng space, masyadong kumpol yung mga talong ninyo, doon natitira yung mga insekto kasi mahihirapan kayo pag mag-i-spray, hindi healthy para sa talong. Tapos ang ginagawa po namin yan ay zigzag yung pagbubutas namin, hinpa-zigzag siya para talagang ibibigyan mo ng proper spacing yung talong. Pwede na kayong magtanim ng talong. So yung talong po, pinapatubo muna siya mga up to 30 days. Yung iba sabi 22 days lang. Pag masyado nang malaki yung talong na itatanim, may tendency din na hindi siya mabuhay kasi nga yung roots niya mature na, so mahirap na siyang makapag-adjust kung itatanim nyo pa siya doon sa garden bed. Tapos pagkatanim namin ng talong, papa-spray agad namin siya ng aming insecticide or nung aming Amo foliar fertilizer. Hindi ko naman po pinopromote yan. Yan lang ang ginagamit namin. Tapos weekly na po yan hanggang sa matapos ang aming taniman ng talong. Yung pataba ko dapat weekly kasi drenching lang naman yung pataba. Formula 1, yung Optimax, saka gumagamit na rin kami ng fungicide, yung Magica ng Agronica. Hindi ko po siya pinopromote ha. Yan lang talaga yung ginagamit namin sa aming taniman. So kung gusto nyo, i-check nyo yung link. Mag-a-apply din po ako dyan. Kung meron silang affiliate marketing, nag-message na ako sa kanila. Kung gusto nyo, kung paano kayo makabili yan, check nyo po yung link next time. Baka meron ng link dito sa aking video at kung paano kayo makakabili. Pag dyan kayo bumili, magkakaroon ako ng commission ibibigay nila. So yun po, habang nagpapalaki kayo ng inyong talong, ang maganda pong gawin dyan ay magbalag na rin kayo. Kami po ay nagbabalag sa talong para proteksyon sa talong, para umulan man ng malakas or humangin, bumagyo. Huwag lang yung sobrang lakas talagang bagyo. May panlaban kayo at may proteksyon yung talong nyo. So, lagyan nyo po ng balag. So, doon nyo sa baba ng Y na sanga, tatalian. Tapos, pag tumaas pa uli yung talong, palalagyan ko uli ng second level ng banana twine para maproteksyonan talaga yung talong. Hindi siya magkakabali-bali pag tumaas na siya. Isa pa po sa ginagawa namin lagi ay nagpo-pruning kami, yung Y pruning. Mas maraming magbunga kung magpa-practice ka ng Y pruning. Tapos mas malalaki yung bunga, hindi bansot yung mga bunga kasi nga hindi nag-aagawan masyado ng nutrition. Yun lang i-share ko tungkol sa pagtatanim ng aming talungan. So, salamat po sa mga bumibili, nakakabenta na rin kami. Panoorin niyo rin po yung iba kong mga gardening or farming tips diyan kung gusto niyo ng additional tips dito sa aking pagtatanim. Kung bago pa lang po kayo dito sa aking channel, ay i-click nyo naman po yung subscribe button dyan sa baba dito sa YouTube, or click nyo po yung follow na button dyan sa Facebook page na Practically Grace, para po updated kayo sa aking mga susunod na video. Salamat po!